Sa pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, kung saan nating ipinagdiriwang ang Divine Mercy Sunday, hihilingin natin sa Diyos, sa Kanyang mabathalang awa, na tayong lahat ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, na tayong lahat ay maging katulad ng Kanyang puso, mahabagin, mawain. Kasama po ng ating mga intensyon, mga personal na intensyon, at mga intensyon na nagpamisa ngayong umagang ito, tayo pong lahat ay magdiwang ng banal na Eukaristiya.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
kaibigan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, sana. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinagalab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pagibayuhin upang may sa loob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipa ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihiyag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas.
At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay iyaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan ng tubig, at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumaiin niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad.
kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi ni Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay." At saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus. Nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Bahagi ng buhay natin, di lamang bilang tao, kundi bilang Kristiyano, ang manghusga. Sa aminin ninyo at sa hindi, aware man kayo dito sa kasalanang ito o hindi, nagagawa natin ito kung hindi man araw-araw, at least twice a week. O kung hindi man twice a week, dalawang beses isang linggo, isang beses isang buwan, o isang beses isang taon. Kung mahilig kang magchismis o magmarites, malamang ginagawa mo ito ng malimit. Nag-ayos lang ng suot at umiksi ang palda dahil may isang formal na okasyong pupuntahan, malandi na kaagad sa tingin natin. Naglagay laang ng make-up at nagpaganda to feel good about herself. Nanlalalaki kaagad ang husga natin. Nagkaroon lamang ng tato sa braso. Masama na kaagad na tao ang ating husga. Nakita lang na nakikipag-usap sa ibang babae nang hindi niya asawa o hindi niya girlfriend, babaero na kaagad. Bumagsak lang sa board o sa isang subject, bobo na kaagad. Naging dalagang ina lamang, masama ng babae sa tingin natin. Hindi ba pwedeng niloko lang o nagtiwala lang ng sobra o nagmahal lamang ng totoo? Nakita lang si Father na may kasama sa SM, kumakain. Girlfriend ka agad? Kung hindi man malimit bilang Kristiyano ang manghusga ng ibang tao, ito ay karanasan natin. Hindi malayo na panghuhusga din ang inabot ni Tomas na tinaguri ang kambal. Tingnan nyo ang ginamit na salita, kambal. Hindi Thomas the Doubter. Kasi ang Thomas the Doubter may kasamang panghuhusga. Sa kapwa niya alagad, nung hindi kaagad siya naniwala sa nakarating sa kanyang balitang muling nabuhay si Jesus. Bakit kakaiba ang naging tugon ni Tomas? Bago natin siya husgahan, tingnan muna natin ang nasa likod ng kanyang tugon. Ano ba ang kanyang tugon? Ang sabi niya, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Bakit ganito ang kanyang tugon? Tingnan natin ang mga posibleng dahilan bago natin husgahan si Tomas. Una,
wala siya noong nagpakita si Jesus sa upper room. Hindi siya kasama ng mga apostoles. Ikalawa, napakasakit ng kanyang karanasan after the death of Jesus. He felt betrayed by the death of our Lord Jesus Christ. He was hopeless, disappointed. Nung mamatay si Jesus, nawala ng kabuluhan ang lahat ng kanyang naging paniniwala at pagtitiwala. Idagdag pa diyan ang takot niya sa pwedeng humuli sa kanya dahil sa kanyang paniniwala sa ating Panginoong Jesus. And he had reasons for believing so. Namatay ang kanyang pinaniniwala ang magliligtas at magtatanggol sa kanya. Niho niha, wala siyang narinig na paliwanag kung anong nangyari. Gumuho ang lahat ng kanyang pangarap. Gumuho ang lahat ng kanyang tiwala. Ang pakiramdam niya, naloko siya ng mga taong naging instrumento para maniwalang si Jesus nga ang magliligtas sa kanila. Pero sa halip na panghuhusga din ang inabot ni Tomas kay Jesus, ang itunugon niya ay kakaiba. Awa at pangunawa. He allowed Thomas to touch his hands and see for himself and experience the resurrected Jesus. That made Thomas, who before seeing Jesus, the doubter, now the believer. Hinayaan niyang ibigay kay Tomas ang kanyang kahilingang makita ang sugat ng ating Panginoong Jesus sa kanyang dalawang paa at maipasok ang kanyang kamay sa kanyang tagiliran. Hindi niya hinusgahan, hindi niya kinutya, hindi niya kinondem sa kanyang muling pagkabuhay. Sa halip, awa at pangunawa ang kanyang itinugon sa tila bagay pagdududa ni Tomas sa kanyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, bilang Kristiyano at bilang naniniwala, kung tunay ang inyong paniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, tayo pong lahat ay inaanyayahan upang iwasan ang panghuhusga sa kapwa. Sa halip, sikapin nating maging maunawain at maawain sa kapwa, lalo na yung mga taong kakaiba sa panlasa, paniniwala, at paninindigan sa atin. They deserve, or they also deserve, not only respect, but understanding and mercy. Dahil hindi naman talaga alam natin kung ano ang laman ng kanilang puso at isip, at hindi rin natin alam ang pinagdadaanan nila. Marahil ang iba sa kanila na nahuhusgahan natin sa kanilang ginagawa at ipinapakita ay gusto din lamang maging masaya o magkaroon ng kasarinlan. Ang iba naman marahil ay sinisikap din lamang na maging totoo o magpakatotoo. Baka nga ang iba dyan ay naloko din lamang dahil sa kanilang labis na pagtitiwala. Ang iba naman siguro ay labis din lamang na naniwala sa tunay na pagmamahal. Sino tayo para husgahan sila? Hindi lamang dahil sa hindi natin alam ang totoong laman ng kanilang puso at isip, at hindi natin alam ang konteksto o pangyayaring sa likod ng kanilang tila baga maling desisyon o maling disposisyon. Kundi bilang Kristiyano, hindi dapat panghuhusga ang ating ginagawa, kundi pangunawa at awa bilang pagsunod kay Kristo na siyang dahilan kung bakit tayo nagbabagong buhay dahil siya ang ating sinusundan sa pamamagitan ng ating binyag. Huwag sana tayong dumagdag, mga kapatid, sa bilang ng mga taong pinasasama ang kanilang pagkatao dahil sa walang sawa nilang panghuhusga
sa ibang tao. Tatandaan natin kung ano ang ginagawa natin sa ibang tao, yun din ang babalik sa atin. Sikapin nating umunawa at maawa, lalo na sa mga taong mas higit na kailangan nito. Hindi lamang bilang tao, kundi bilang Kristiyano. Isa yan sa pagiging tatak ng naniniwala na muling nabuhay si Kristo. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang na Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kabatid, buong pananampalatayang tayo'y dumulog sa ating makapangyarihang Ama. Hingin natin ang mga pagpapalang ibinunga ng muling pagkabuhay ng kanyang bugtong na anak. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Panginoon ng Kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng Kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, sa mga tagapamuno rito, ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, upang buong katapatan at kabanalan nilang may pamuhay, ang pananampalataya nila kay Kristong Diyos at Panginoon, manalangin tayo. Panginoon ng Kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa sanlibutan at sa mga namumuno rito, upang puspusin ng Espiritu Santo ang kanilang mga puso ng pananampalatayang gagapi sa mga buktot na adhikain, manalangin tayo. Panginoon ng Kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nasa abang kalagayan, sumaka nila nawa ang pananampalataya kay Kristo na magbibigay sa kanila ng lakas at pag-asa, manalangin tayo. Panginoon ng Kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, buong sigasig nawa nating maipamuhay ang ating pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa, manalangin tayo. Panginoon ng Kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa buong sangkatauhan, upang ang pagpapala na idudulot ng kapistahan ng banal na awa ng Panginoong Jesus ay manatili sa ating pamilya at sa buong sambayanan, manalangin tayo. Panginoon ng Kaluwalhatian, dinggin mo kami. Amang butihin, dinggin mo nawa ang aming pagsamo at patatagin mo kami sa pananampalatayang magdadala sa amin sa inialay mong kaligtasan sa pamamagitan ng Hesukristo na bubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay mapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa pag-ain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi kayag lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain yung lahat. At sumain nyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggala. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na biging na Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Petro Elcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi. Nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng mga person na nagamit, hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat sa pambansang dambana. Sa inyong tulong at donasyon, makikita niyo po sa ating screen ang total collections na nagdaan linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon
at datos ng pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana. Kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makatutulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiscan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikompleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ika-apat, mga kapiyo, ang mga taga-basilika at parokya ng Immaculada Concepcion sa Batangas City upang magbenta ng raffle tickets para sa kanilang pagpapatayo na ossuary extension. Sila po ay nasa bandang likuran ng simbahan. Atin po silang suportahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 11:00 na umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aaral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.